Hello guys! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Ako nga pala si Josh. For today's video guys, unang-una, gusto ko lang kayong kamustahin. Kamusta na ang yung pag-re-reels this year 2024. So 2023 guys, sobrang dami natin natutunan. Paano nga ba mag-create ng content? Paano dumami ang followers? At syempre, paano kumita dito sa Facebook Reels? So ngayon guys, for the past 2 weeks, no, sobrang naging busy tayo. And then, kanina nagbabrowse lang ako ng mga short videos. And suddenly, may nag-appear sa akin isang content creator. Talaga, napaka, ano siya, consistent. Ang ganda ng content quality. And of course, ma-inspire tayo dito. So, kung kilala niyo si James Jolena. Ayan, Jolena. Lakbay Coron James. Taga Palawan ata itong creator nito. Pero gusto ko lang guys, i-shoutout itong si Sir James or si Kuya James. Ang gaganda ng content niya. There's, ano lang, unique, no? Simple lang. Walang kahalong masyadong more editing. Basta entertaining, engaging. So sabi ko nga, di ba, nung nag-live tayo last January 1. So meron tayong topic regarding dito. Yung number one topic natin, unleash your potential this year 2024. So ano yung number one tip na binigay ko sa inyo? Number one, of course, quality content. So alam naman natin kapag tayo ay nag-exert ng time, effort sa pag-create ng content, mas mataas yung chance na masuggest tayo ni Facebook. So sabi nga dito, focus on creating high quality content or engaging content that resonate with your target audience, whether it's video, article, or any form or of other format, consistently delivering value content will attract viewers and increase your chance in monetization. So sabi dito ni Facebook, no, kung tayo ay magki-create ng mga quality content, not just content, no, marami naman tayong pwede i-content, but again, quality content, meron pa nga nagsabi, quality over quantity, medyo bumaliktad pa. So dapat quality yung ating mga content. And then meron tayong tinatawag na niche. Yung niche, very important to, or yung topic na kailangan nating i-produce, or dun tayo mag-focus muna. Lalong-lalo na kung newbie tayo, mas mahirap kasi mag-build ng isang social media asset kung tayo ay more on, alam nyo na, hindi pa tayo kilala. So sample, more on random video tayo. Pwede naman tayo mag-random video. But again, for sure, may topic pa din yan. Pwede tayo mag-random video about story, about motivational, depende yan. Pero mas okay, meron tayong nakikita na uniqueness. So isa na nga dito nakita ko, yung content ni Sir James, no? Panoorin natin ito. Si Sir James Dionella. Ayan. So ito yung isang video niya na merong 1 million views. For sure, nag-appear na to sa inyong mga Facebook Reels. Panoorin muna natin para magkaroon kayo ng idea and ma-inspire kayo kung paano siya, di ba, mag-create ng content, hindi masyadong nagsasalita bagkos ito yung ginagawa niya. Panoorin natin. Di ba? Galing, ano? Oo, di ba? So, dito, nakikita ko, meron siyang pinopromote eh. Possible, ito yung mga places dito sa Palawan na pwede nyo din bisitahin. At pwede nyo pasyalan, di ba? And marami pa siyang mga video dito. Mostly trending. Meron mga 1.1 million views. And 100,000 views, no? Ang dami. Pero common, anong ginagawa niya guys? Mapansin nyo. Ayan, manood pa tayo isa na may 1.1 million. Ayan, ito pa isa. Ayan guys, oh. Ganang-ganang lang siya guys. O, diba? Ayan. O, alam.
alam ko kilala niyo si Mekos Mekos, 'di ba? Nakilala siya doon sa content na to. Pero for sure etong si James Jonella, one of this day, no, makikita niyo yan sa for sure sa mga YouTube channel or pwede rin sa KMGS. Alam naman natin yung mga unique na ginagawa ng tao na pi-feature doon. Ewan ko kung na-features na siya, no? I-comment nyo dyan kung na-features na ba si Sir James Jonella sa KMJS. Pero ang galing na ito. Napopromote niya yung kanyang tawag dito, community or yung kanyang lugar dito sa Palawan para puntahan ng mga turista. Pag may mga turista, mas mataas yung chance na magkaroon ng trabaho yung iba doon o mas tumaas yung kinikita doon sa specific places na yun. So advantage yun ng ganitong content. Okay, so number one, nagbigay nga po tayo ng tip. Ito nga po yung quality content. And number two, makikita natin dito, pwede rin ma-diversify yung ating revenue stream sa pamamagitan nga po ng short videos. Paano nga ba ito? So for example, as a content creator, ano, pwede tayong kumita sa stars, sa ads on reels, o yung mga placement of ads dun sa long form video and short form video. But meron pa tayong mga other way or stream of revenue na pwede nating gawin or pwede nating isabay habang tayo ay nagko-content. Like for example, meron dito affiliate marketing, sponsored content, or merchandise sales, or even diversification can provide a more stable income and protect you from changes in algorithm or fallacy. So sabi nga dito ni Facebook, diba, posibleng mabago yung algorithm, yung fallacy, at posibleng bumaba or lumaki. So hindi stable yung kitaan sa social media. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, but again, kung gusto niyo ng stable na pagkakitaan, kailangan natin mag-diversify yung ating ginagawa dito sa social media. Pwede tayong mag-business, pwede tayong mag-offer ng services, at pwede pa tayong, alam niyo na, makakuha ng sponsorship or deals na pwedeng for sure maka-add sa ating savings. So yon, mag-diversify tayo. Yun yung tip number two. Like for example, si Sir James, so possible kung siya ay tour guide, diba? So makikilala siya ng mga turista dito sa Palawan, and for sure siya yung hahanapin. For sure, merong possible ano naman yan, benefit sa kanya. Pwede siyang kumita sa pagtutour guide niya or other services na pwede niyang i-offer. Okay? So ano pa ba yung nakita ko dito? Stay informed and adapt. For sure, nakikita ko yung ginagamit niya ng mga... Ayan, katulad dito. Panoorin ulit natin isa. Okay, guys. Yung tip number 3 ko sa inyo, stay informed and adapt. Sabi dito, keep up to date with the latest trend, algorithm changes, and monetization policies on the platform that we are using. Being informed allow you to adapt, no? Pwede tayong mag-strategize sa mga bago na kaalaman dito sa social media. Like for example, pwede tayong maglagay ng mga no copyrighted music katulad ginagamit niya, na meron pa rin siyang ads, meron pa rin siyang stars na mare-receive. So kailangan natin, guys, mag-try ng mga bago o trending. So sample, itong music na to trending. So ligtas ba tayo dito? So dapat alam natin kung meron ba tong copyrighted issue or pwede ma-disable yung monetization natin. So depende, pwede rin sigurong gumamit siya ng mga hashtag, tags na pwede talagang mag-tap yung kanyang video sa search engine optimization. Medyo malalalim na yung mga terms na yon, pero yun yung ginagamit usually ng mga content creator para mag-boost or para i-suggest yung video natin nila sa wider audience. So yun lang, guys. Yung number one, of course, syempre quality content pa din is the key. Number two, diversify po natin yung ating mga video. And number three, dapat ano tayo, naka-focus sa trend or yung mga pagbabago sa algorithm policy para makasabay tayo. Yun lang, guys. Maraming salamat. And don't forget to follow si Kuya James Jonella para sa mga entertaining videos kanina na nag-appear sa aking reels. Yun. Thank you so much. Shout out sa iyo, Sir James. Magpatuloy mo lang yan. And of course, guys, kung nagustuhan mo yung content na to at natulungan kita paano nga ba tayo magiging effective content creator this year 2024, don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel para sa full guide ng mga video na to. See you again next time. Bye-bye!